Yo, what's up mga kaibigan? Nalihin na tayo yung magkwentuhan. Scottie Pippen, pinatamaan si Michael Jordan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So si Scottie Pippen mga kaibigan ay kinikilala bilang one of the best small forwards of all time. One of the best defenders of all time. At madami din ang naniniwala na siya ang dahilan kung bakit meron na tayo ngayon tinatawag na point forward na posisyon. Ganun pa man dahil halos buong NBA career ni Scottie Pippen ay kasama niya si Michael Jordan. Siya ay kinikilala din bilang ang greatest sidekick, the greatest number 2, at ang pinakamagaling na Robin kung si Jordan man ang Batman. Kaya naman may ilalabas si Scottie Pippen na aklat tungkol sa kanyang buhay basketball sa buwan ng November ngayong taon. Ngunit nang ilabas nga ang description o konting patikim sa aklat na ito, mabilis itong gumawa ng ingay at kontrobersiya mga kaibigan dahil ayon sa iba, isang patama daw ito kay Michael Jordan. Dahil ayon sa description ng aklat na ito, kung wala si Pippen, walang championships, let alone 6. Walang last dance, walang Michael Jordan na tulad ng kinikilala natin, wala ang mga sikat ng 90s Bulls teams, at idinitalye din ni Pippen kung paano niya hindi nagustuhan ang label bilang sidekick at ang pakikipagsama kay Jordan on a day-to-day basis and gaining more respect as the real leader of the Bulls locker room. So iniisip nga ng iba na isa itong patama kay Jordan dahil sa mga sinabi niya about sa championships at walang Jordan na tulad ng kinikilala natin kung wala daw siya. Na sa palagay ko ay wala naman mali sa sinabi ni Pippen dahil totoo naman ito. Subalit at the same time pwede din natin masabi na kung wala si Jordan wala din ang Pippen na nakilala natin. Kaya nga isa sila sa mga best duos dahil perfect match sila. Walang 6 championships kung wala si Scottie Pippen. Walang 6 championships kung wala din si Michael Jordan. Ganun lang yun mga kaibigan. At subok na nga ito. Noong nag-retire si Jordan, hindi din nagkampiyon ng Bulls. At nung wala pa si Pippen at nung hindi pa siya All-Star, hindi din nagkampiyon ng Chicago Bulls. At bibihira lang naman talaga sa NBA ang magkampiyon na walang malakas na kaduo. Kaya naman walang masama dito. Ang medyo nakanakaw lang talaga ng attention ko sa description na ito ay ang sinabi ni Scottie Pippen sa dulo na siya daw ang tunay na leader ng Bulls locker room. Ito nga ang gusto kong malaman kapag lumabas na ang kanyang aklat dahil napanood nga natin sa The Last Dance ang leadership ni Michael Jordan. Ngunit nagreklamo nga ang ibang Chicago Bulls players na ang The Last Dance umano ay masyadong nakatutok lang kay Michael Jordan. Kaya naman dahil sa aklat na ito, mabibigyan tayo ng ibang point of view. Makikita natin ang perspective ni Scottie Pippen. At gusto ko din sabihin na kung hindi niya kakampi sa Bulls si Jordan, tiyak nga na magiging all-time great pa din siya. Ngunit ang championships, hindi natin sigurado yan. Dahil bumuo sila ng super team noon sa Houston Rockets kasama si Hakeem Olajuwon at Charles Barkley. At ano nga ang nangyari mga kaibigan? First round exit ito. So hindi lang nga talaga talent ang basehan. Andun din yung magandang chemistry nila ni Jordan kaya sila nanalo ng 6 na championship. So ayun lang naman po mga kaibigan ang ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!